labo. Sa mga malalabong mata, mga anak ko kasi malalabong mata at pati ako. Aray daw. Alay ka talaga. Malabong mata. I think nasabi ko na ata ito before eh. Kasi kung ano yung lapot ng dugo mo, parehas kasi ang plasma at saka yung tubig na nandun sa mata. So, 90% water din yun. May potassium, calcium, magnesium, sodium. May mga ganun ang ano, kung anong laman ng plasma mo, yun din ang laman ng nasa mata mo. Kaya nga, kailangan maintain nyo yung salt and water, hydration. Make sure yung supply nyo ng tubig dun sa mata, clear din siya. Kaya nga lumalabo yan. Ang dami nangyayari dyan. Even yung mga malapot ang dugo, magugulat ka pag nagalit lang. Marami ng ugat naglalabasan sa mata kasi nga malapot yung dugo nun. Kaya pag nagalit, nagkakaroon ng dugo sa ano. Hindi nagsisirculate ng maayos. So nag-i-stack up dun sa ano. Sa mata. Kulang-pula. Yung mga walang tulog. ML ng ML. Yan, kahit bata pa yan, magkakaroon ng ganyan. Lalabo mata niyan. Kasi nga, kapag lumalapot ang dugo, may epekto yan sa mata. Okay? Kasi may supply din na tubig doon at may asin din yun. May sodium din yun. Hydration lang po, yung kung sino man yun na meron may problema sa mata na yan. At saka, wala naman siguro, baka mayroong glaucoma yan o cataract. Yun ang problema kasi kapag may glaucoma, cataract, talagang lalabo na yan pag too much glucose sa katawan. Yes. Magkakaroon ng paglapot. Yun ang problema. Hindi ko ibang usapan yan. Ganun, pero ganun din. Kailangan lang i-hydrate nyo lang din. Tapos bawasan nyo muna yung mga carbon na nagkukos ng blood glucose level na yung pagtaas. At saka pag gano'n nga, hindi kayo hydrated at wala kayong reserve na water pang repel dun sa mata ninyo, every time nagkukos ng irritation yan, nagdadry po yan, nagkukos ng cataract buildup yan. Kasi nga, nagdadry na eh. Kaya nga, ang tao, kurap ng kurap eh. At pagka kada kurap niya, basta nai-irritate niya, may nagre-release ng tubig yan sa mata ng luha. Okay? Ah, okay. So ganun yung may glucos na minsan yung mata is parang nanlalagkit na parang mapait na dahil kulang na sa hydrates. Yes, dry na, masakit na yung mata. Kasi walang luha eh. Kaya naglalagay silang kung ano-ano pinapatak sa mata. Kasi nga, dehydrated na po yun. At isa pa, kapag may problema na sa optic nerve yan, kailangan kasi, for example, nagbabasa ka, huwag isang malapit. Ang exercise ng mata kasi nagliliit, lalaki yan eh. Yung pupil, nagzo-zoom, zoom out, zoom in. So, may exercise po doon. Oh, ito guys ha. Titingin ka sa kamay mo. Malapit, malayo, diretso. Malapit, malayo. Tapos, alas 12. Malapit, malayo. Para na i-exercise po. Pag na, palagi kayo nakatingin sa malapit, pag tumingin ka sa malayo, hindi mo na ma-focus kasi na-stack na yung ano, yung lumalaki. Kasi may mga ugat niya, may mga muscles din niya, kailangan lumalaki, lumiliit. Kapag puro ka lang, malaki lang, naka-wide lang yan, na-stack ka na for one week, puro na lang malapit lang, hindi ka natingin sa malayo, yun po ang exercise. Kailangan nag-exercise yung mata, lalaki, liliit. Exercise po yan, kaya nga alas 12, tingin ka, malayo, malapit, malayo. Tapos alas 3 naman. Malayo, malapit, malayo. Nag-i-exercise po ang tawag doon, Bates Method. I-research po sa YouTube, Bates Method. B-A-T-E-S, Bates Method. Marami pong luminaw ang mata. 2020.
million na po na paano nila. Matagal na yan, pinagulang yan kasi maraming ano eh, pinagkakitaan dyan eh. Anong ginawa? Pinagkakitaan mo. Bates method, B-A-T-E-S. Research ko nga yan. Naku po. Kaya lumabo kasi nga wala lang exercise at saka yung tubig sa mata, lumabo na rin. Kasi nga hindi na hydrated, walang salt and water. Yun lang po yun.